namin yung history. Medyo negative po kasi yung dating. So, una sa lahat, wala pa po ako noon ng martial law. So, para po sa inyo, ano po ba yung martial law? Alam mo, Patricia, sinasabi nga, winners rewrite history. When we say winner, pag panalo sa EDSA, sila, siyempre, yung nanalo sa EDSA, silang gagawa ng kasaysayan. Siyempre, sa aming panig, sinasabi namin, hindi kami sa ngayon dahil habang may martial law, kaya nang kaming basta lusubin or whatever. Okay. Pero we taunted them. The NPA, okay, was the reason at naniniwala ako sa ngayon na yung aming kagagawan ay rason para mag-declare ng martial law. Kung ang martial law ay bawal o hindi tama, tinanggal na dapat sa konstitusyon yan. Mm-hmm. Yung lumang konstitusyon, nandun yung martial law. Konstitusyon ni Cory, nandyan pa rin sa konstitusyon ni Cory, 1987, ang tungkol sa martial law. Mm-hmm. Sinasabi nila si The Apo, Hitler, Verdugo. Kung Verdugo ba si Apo, lahat dapat ng NPA, lahat dapat ng mga nag-rally-rally, na sumisigaw ng revolusyon, dapat pinagpapapatay na ni Marcos kung siya ang Verdugo. Alam mo kung sino humuli sa akin at torture sa akin? Metrocom PC. Sino bang boss na? Si FBR. Gusto ko ngang linawin kung anong ibig sabihin ng biktima ng Barcelona. Alam mo, ulitin ko, hindi dahil sa kayabangan. Graduate ako ng Philippine Science. Nasa UP ako, NSTB scholar ako. Nag-aktivista ako. Mulat ako. Kaya lang mali ang basa namin. Nakala namin pag namundok kami, kakampi sa amin ang mga nasa probinsya. Hindi rin. Kasi ang Pilipino, ayaw din ng talaga ng gulo. Okay? Kaya nga sinasabi ko, 7,500 nga lang talaga yata kami. Kasi kung 100,000 kami, sila ay minanakaluhod sa amin ngayon. Kung 100,000 ang pwersa namin, 7,500 lang na totoo yan. Pero ang claimant ngayon, 100,000 na. Kaya nga ang sinasabi ko, ang biktima daw ng martial law at claimant ngayon, 100,000, ang sabi ko, nagpalista na ang mga nainitan sa EDSA. Nilabanan namin si Marcos, natalo kami. Okay. Biktima ba kami? Hindi, mulat kami. Ang biktima ay yung collateral damage. Nag-away ang NPA at ang sundalo. Nakaupo lang ako, wala akong ginagawa, na bomba ako. Yun ang biktima. Sino bang hindi ayaw magpalista kung tatanggap ka ng 1,000,000? Diba? Eh, dun sa lista-lista na yun, sino kayo yung broker? Kaya nga hindi nila tinatantanan si Marcos. Huwag ilibing, hukayin si Marcos, masasamayan sila bongbong, okay? Dahil sa pera. Dahil pag nawala na yung isyong Marcos, baka makalimutan na yung isyong claim. Itong mga nag-claim, Patricia, ay biktima daw sila. Pero kung kakwentuhan mo sila, nung wala na si Marcos, ako'y nag-NPA, matapang akong revolusyonaryo. Pero sa claim, wala po kaming ginagawa, bigla na lang kaming hinuli, tinorture kami, biktima. Ganun ang kwentong kutsero. May isa pa, nagkwento, yung pagka-torture daw niya. Sorry, kaibigan ko dati, pero ngayon handa kong kasi kasama ko sa iyo. Siya daw ay hinuli. Biglang pinasakan nung kanya, ang ari niya ng tingting. Wow! Sabi ko sa kanya, ikwento mo sa akin kung saan ospital ka napunta. Hindi naman niya maikwento. Ang daming kwentong kutsero na ngayon, Patricia. At sayang, eh ito'y makakalason sa isipan ng mga kabataan. Okay? Na ito nangyari. Tanungin niyo yung inyong mga magulang kung ano talaga nangyari sa martial law. Okay? Yung totoong nangyari. Dahil nung sinabi ni Marcos, sa ikaulad ng bayan, disiplina ang kailangan. Pinagtatawanan ko yan nung martial law. Pero ngayon sinasabi ko, tama nga. Dapat disiplina ang kailangan.